na ikay mawiwili, mga nagbabagang tamao, mga buksingero pang bato. So mga par, sa main event nga po ng Top Rank Promotion para sa ngayong araw, kung saan sa muling pagkakataon pinatunayan ng Mexican champion na si Emmanuel Navarrete na isa ito sa mga boogeyman, hindi lang sa kanyang division kundi sa mas mataas na timbang sa junior lightweight. Sinungkit lang naman kasi mga idol ng Mexicano ang bakanting titulo kalaban ng Australian fighter na si Wilson at naging ganap na 3 division world champion sa boxing sports. Subalit hindi ito kagaya ng mga dating laban ni Baquero mga idol na halos binubuli nito ang kanyang mga kalaban. Dito sa laban kay Wilson mga idol, kamuntikan na talaga madali si Baquero. Halos balatan din siya mga idol ni Wilson sa bakbakan. Halatang hindi talaga makaporma ng mabuti si Navarrete sa Australiano dahil magaling ito gumamit ng distansya sa laban at magaling tumiming ng suntok. Natatamaan niya palagi ang Mexicano ng sulid na suntok hanggang napuruan siya mga idol ni Wilson sa round 4 ng laban. Bulagta talaga si Navarrete. Pero maswerte pa rin si Baquero mga idol dahil patapos na ang oras ng round at nakaligtas siya sa mga halimaw na atake ni Wilson. Subalit sa umpisa ng round 5 mga idol, hindi masyado nakarecover ng maayos si Navarrete. Sumasayaw ang tuhod nito habang nakakatama si Wilson. Subalit masasabi talaga natin mga idol na ibang klase talaga ang Mexicano. Ang tibay ng puso nito sa laban. Pusong champion talaga mga idol. Ni isang di pa kasi mga idol hindi talaga umatras si Baquero. Nakipagpalitan talaga siya ng suntok kay Wilson. Binigay niya talaga ang lahat sa laban. Wala na siyang may tinira. Hanggang sa napuruhan din nito si Wilson sa round 7 mga idol. At pinabagsak niya rin ito sa lona. At yun nga mga idol pagdating ng round 8. Wala na, halos patay na ni Baquero si Wilson sa dami ng suntok na pinakawalan niya sa katawan ng kalaban. At dito na rin hininto ng referee ang laban mga idol. Panalo po si Baquero via stoppage. Kung saan sa ngayon mga idol, target na ni Navarrete ang kapwa nito Mexicano na si Ray Vargas kapag nanalo ito sa laban kay Usyk Foster next week. Bali unification fight ang kanilang posibleng laban. Sa kabilang banda naman mga idol, General Casimero gigil na talaga sa mukha ni Naoya Inoue. Kung saan bukod nga po mga idol sa apat na laban ang gustong mangyari ni Cuadro Alas sa naging panayam sa kanya ng Isain Boxing. Subalit sa apat na gustong laban nito, sa bakbakan lang daw talaga kay Naoya Inoue na i-excite si Casimero. Excited daw siya na wasakin ang mukha ng Apon. At pinangako ni Casimero mga idol, makikita daw ng lahat kung gaano siya kahalimaw kapag si Inoue ang kanyang kalaban sa bakbakan. Ang nakita daw natin na laban niya kay Rayo Acajo na sa 25% dan pa lang daw ang kanyang kapasidad sa bakbakan na yon, na parang gustong palabasin ni Casimero mga idol na sakaling si Inoue ang kanyang kalaban, hindi na ito magpipigil kagaya sa ginawa nito sa laban kay Acajo. Ora mismo ilalabas nito ang 100% ng bagsik niya sa bakbakan para wasakin ang pagmumuka ng Japanese monster.